So itong 2 billion pesos talagang napakaliit ito. Kaya lang, mismo sabi ng ating Pangulo, depleted immensely yung coffers ng ating gobyerno. Na nasalanta, matinding nasalanta po ng bagyong si Odette. Yung ating Pangulo, lumarga na kahapon para mag-aerial survey at puntahan yung mga lugar, mga bayan-bayan na matinding nasalanta po ng bagyong si Odette. Sabi rito sa report ng PTB4, personal na nagtungo si Presidente Rodrigo Duterte sa Maasin, Southern Leyte para tingnan ang tinsala na iniwan ng bagyong si Odette. Dumating siya kahapon, mga 3 o'clock in the afternoon, lulan po ng presidential chopper. Kasama niya si na Senator Bunggo, National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC, Yusek Ricardo Halad, mga tauhan ng Department of Social Welfare and Development at iba pa. Pangako ng Pangulong Duterte na magbibigay siya ng 2 billion pesos para sa mga nasalanta ng bagyo. Medyo payat po yung ano. Yung destruction, di pa nga po naasi siguro. Siyempre, katatama pa lang ng bagyo kung ilang bilyon pesos mga kababayan sa mga infrastructure and tawag dito mga kabahayan, then siyempre yung mga pananim. So itong 2 billion pesos talagang napakaliit ito, kaya lang mismo sabi ng ating Pangulo, depleted immensely yung coffers ng ating gobyerno. Naubos na yung calamity fund siguro as diniklir ng ating Pangulo ang buong bansa for 2 years under state of calamity because of the, alam na ninyo, yung virus. Yun ang nakakalungkot kasi di man dapat yan inuubos. Si Culminaris nga po, si Culminaris, kilala na ninyo, hindi siya makapaniwala. It is unbelievable, Anya. E paano, yung mismong galing na sa bibig ng ating Pangulo. So, siguro, sabi ng ating Pangulo, aanap daw siya. Kung saan, ayan natin siya kung saan siya maghanap. And sabi rito, mga kababayan, by the way, pumunta rin siya sa Surigao City. Ito yung mga ano, mga pictures na kinuha. And tingnan ninyo mga kababayan yung tindi ng mga floodings yan. Tindi ng devastation po. Baha. Pati taol. Taol yata yan. Ganyan katindi yung devastation mga kababayan. Yan yung mga rural areas po, mga malilit na bahay. Pati yung mga malalaki po. In Cebu, makita po ninyo yung pinakita natin kahapon. Ayan, mga poste ng kuryente po. Kaya sabi ni Lumi, wala pa niya dito ano, kuryente. Normal po yon ano, Lumi.
And you can expect siguro mga weeks or months before it can be restored, as per our experience dito po sa Bicol. Many times kami dito tinatamaan ng bagyo, yung pinakang matindi ditong tumama noon, yung Rimeng, inabot po ng 6 months before na naibalik yung serbisyo ng kuryente sa lahat ng mga barangay. So, ganon, mga kababayan. Ngayon, siguro, suggestion natin, yung mga immediate response. Nakikita ko, we are happy na yung mga presidential candidates, they're helping, no? Si Bongbong Marcos, si Lomi, nasa Cebu ngayon si Lomi, and si Manny Pacquiao, si Isko, nag-session yung council nila sa Manila, and allocating kahit maliit, pero okay na rin yun. Di ba? 2.5 million pesos para itulong sa mga nasalanta. Siyempre, pipili sila kung ano yung preferred based doon sa assessment nila. Shipping, huwag ka nang mayaping. Although you believe this is, dawag dito, against your principle, kasi sabi mo, kung privately sana niya yung panawagan, mas maganda. Pero ito niya, ginawang public yung panawagan ni Pacman. So, na-insulto siya. Possibly, mga kababayan. Kaya, ganun yung reaction niya. Ayoko niya sa calamity politics. Hayaan mo na po. Importante doon yung pagsaklolo. And we appeal to sino ba? Mga presidential candidates natin. Ayun na. Si Bunggo pala, o matras na. Diba? Pati yung mga hindi natin kilala na mga presidential candidates, kahit maliit na tulong siguro. And our incumbent senators, bakit hindi kayo emergency meeting? Di ba? And shell out any amount from your pocket naman po. Parang taimik yata kayo. And the senatorial candidates, you want to, di ba? You want to help the Filipino people? Ito na muna. You want to serve them? Ito na muna. Di ba? Ba't hindi kayo mag-initiate ng kanya-kanya ninyong relief operations? Yung mga congressmen, siguro, di ba, mag-meeting din kayo all throughout the country. All congressmen, tabasan man lang ninyo yung budget ninyo para sa, tawag dito, political propaganda, political advertisement ninyo na kikinabang niyan yung mga radio stations lang naman. Mayayaman na yan. Di ba? Yung mga TV stations, mga periodiko o mga reporters. So, tabasan na ninyo at tiinin ninyo siguro, ibigay dito sa mga nangailangan sa Visayas in Mindanao. And medyo nainis lang ako, mga kababayan, kasi yung dohel, yung inaalala pa nila, yung baka daw nasira. Yan ang iya kayo. Hanggang ngayon, yun pa rin yung inaalala ninyo. I suggest siguro po to this government, tigilan na ninyo po ito. Itong pandemonium, tigilan na po ninyo. And all the money, inubos kasi ninyo eh. Allocated for the... I-divert na ninyo dapat. Bakit natin nasabi? Wala mang kakwinta-kwinta po. Natingnan niyo itong balita. No scientific claim that itong can lead to herd immunity. So wala nang pala.
Walang garantiya. Ayun na yan. Balita dito ngayon, Philippine Star. You see? And anyway, nakapag-dispense na pala kayo ng 100 million. So, ano pa? Sumubra, sumubra na sa target ninyo? And ito, yung balita dito. Wala na din yung Philippine lags lowest number of active ano in 2021 ngayon. Bumaba na pala, ano pa? Your focus should be dito na sa rehabilitation. And pagandaan natin po yung mga ganito mga disasters as we are, you know, warned mga kababayan by the so-called climate change experts. Diba? After itong pandemonyo, ito na naman. Mas matindi po ito. Bakit? O tingnan ninyo. Mga kababayan, yung kabuhayan lahat flattened. Flattened yung mga pananim, yung mga bahay nagkasira-sira. You see? The infrastructure. Totally devastated. Reduced to rubble, mga kababayan. Reduced to trash. Naging mga matindi yung sabi ko sa inyo, mga kababayan. So, yun po ang gusto nating ipaabot. Tigilan na po ninyo ini. Tusok-tusok ninyo. Tigilan na po ninyo. Nasaan ba yun? Tingnan ninyo. Ganyan katindi. Ito. Saan ito po? Sa Siargao pala to. Sitwasyon ngayon sa Siargao domestic airport matapos manalasa sa islang bagyong Odet. Tingnan ninyo. Matindi po ang almost, pero based sa mga weather experts po, mas matindi pa rin yung Yolanda. Tingnan ninyo kung gaano katindi yung destruction po. Anong lugar ito? Dinagat Island po. Dinagat Island siya. You see? Pagkatapos, iniisip pa ng Duhel yung tuklaw nila. Baka anya nasira. At after anya nito, i-postpone lang anya. Tuloy-tuloy anya. Hindi ko sa inyo. Anyway, yan po mga kababayan na gusto ko munang ipaabot sa inyong update ngayong umaga dito po sa ating Dante Talks YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Umabot na tayo ng 24,000 subscribers and counting. Just click subscribe po para lagi kayong updated ng mga kaganapan sa ating paligid. Ako po si Dante, Dante Maravillas. Maraming salamat po. Happy Sunday. Bye-bye. God bless.